Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-OFW. Kumusta po? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Lugin and welcome sa panibago nating episode sa The Servant Explorer. So 14 years na po tayong OFW and itong tatlong tip na to, based to sa ating mga kababayan na tinanong ko kung ano ba yung mga advice nila. Ano ba yung mga tips nila kung tayo ay nagbabakasyon? Kasi kadalasan sa mga OFW or sa mga kababayan natin na nagbabakasyon, pagbalik po sa abroad ay hindi po maiwasan na mangungutang sa ating mga kababayan, sa mga kamag-anak, sa kapitbahay, kasi po na over budget, naubusan po ng budget and hindi po na control yung paggastos sa Pilipinas. Yun, iwasan natin yun. Mahirap po yun. Mahirap po mangutang dahil nakakapagod po talaga na magtrabaho sa abroad. Naintindihan ko po yan kasi marami na tayong experience or mahaba-haba na rin yung experience natin as OFW. So, gusto na rin natin pagdating ng araw, pagdating ng panahon ay uuwi tayo sa Pilipinas para mag-retire, magtayo ng sarili nating negosyo and nang sa ganun ay tayo ay makapagpahinga din as OFW. Ngayon, tip number one mga kabayan ay magkaroon ng separate na bank account sa Pilipinas. So, mag-create tayo or gumawa tayo, mag-open tayo ng account sa Pilipinas nang sa ganun sa hindi pa tayo nagbabakasyon or uuwi ng Pilipinas ay mag-deposit na tayo, hulugan na natin monthly yung ating bank account na yon. Nang sa ganun, pag tayo ay nagbakasyon na sa Pilipinas, meron na tayong gagastusin sa ating bakasyon. Hindi na tayo mamroblema kung ano yung gagastusin natin. Or kung may emergency man na nangyari, hindi tayo mangungutang ng pamasahe or panggastos sa Pilipinas kasi meron na tayong naihulog buwan-buwan. Kahit maliit or malaki, doesn't matter kung magkano yung amount na ihulog nyo buwan-buwan. Ang sa atin lang ay madisiplina natin ang sarili natin, maturuan natin ang ating sarili paano maging disiplinado at nang sa ganon, paano makapag-ipon. Tip number two mga kabayan ay siguraduhin natin pag tayo ay nagbakasyon sa Pilipinas, maging disiplinado tayo sa budget na nilaan natin pang bakasyon. Maglista tayo, sisulat natin kung magkano yung budget natin na gagastusin sa ating bakasyon. Nang sa ganun, hindi tayo ma-over budget, hindi tayo mangungutang kung wala na tayong pera pang gasto sa Pilipinas. So, ilista natin ano ba yung mga gagawin natin sa araw na to, ano ba yung bibilhin natin, or sino ba yung ating paggagastusan, yung ating mga magulang, yung ating family. So, maging sa kung nagbabala kayong mag-swimming, mag-outing, dapat ilista nyo kung saan kayo pupunta, magkano yung resort na pupuntahan nyo, ano yung mga bibilhin nyo, ano yung ihahanda ninyo. Yun yung tip number 2 natin. Tip number 3 mga kabayan ay hindi po kailangan na laging may bongga na celebration pag uwi natin sa Pilipinas. Kung hindi natin kaya yung malaking gastusan sa Pilipinas, huwag po nating ipilit. Kung ano lang yung kaya natin, ang importante po ay makasama natin ang ating pamilya sa pagbakasyon natin sa Pilipinas. Kung kaya naman ng ating budget at marami tayong naipon, marami tayong dalang pera, baon na pera, or marami tayong naipon, well, tuloy po natin yung celebration, but make sure hindi kayo mangungutan pag-uwi or hindi kayo mamumblema pagbalik ninyo sa abroad. Ayan. So, ang ating goal po dito ay maging utang-free po tayo na mga ka-OFW. Iwasan po natin na malubog sa utang kasi ang hirap po magtrabaho sa abroad. Alam nating lahat yan. So, yan yung tatlong tips mga kabayan na isishare ko ngayon sa araw na ito and sa episode na ito. So, tip number one, magkaroon ng separate na bank account sa Pilipinas para nang sa ganon, ito ay nakalaan lamang sa ating pagbabakasyon. Tip number 2, siguraduhin natin na maging disiplinado sa ating budget na nilaan sa ating pagbakasyon.
And tip number 3, hindi kailangan gumastos ng bongga kung hindi natin kaya. Maiintindihan ng ating mga kapamilya, ng ating mga kamag-anak kung hindi tayo gagastos ng bonggang-bongga. Paliwanag natin sa kanila na wala tayong enough na budget, ito lang yung dala natin, or wala tayong kakayahan na gumastos ng ganito kalaki. So, importante mga kabayan ay pagdating ng panahon, magkaroon tayo ng sapat na ipon pang retirement, pang open ng ating sariling business, and makapagpahinga as OFW. Maraming maraming salamat po. Kung nagustuhan ninyo ang topic na to, pa-like and subscribe sa aming channel and pahit na rin ng notification bell para po updated kayo sa aming mga susunod na video. Ngayon, kung may gusto kayong topic na ating i-discuss dito sa ating channel, feel free po na mag-comment sa ating comment section. Nang sa ganon, ma-i-discuss natin, ma-i-research natin, matanong natin sa ating mga ibang kababayan na OFW para makatulong sa ating mga ibang kababayan. Ayan. So maraming maraming salamat po and have a nice day sa inyong lahat.